everyone. I'm Rebecca Narbay, your real estate salesperson. And today, we're here in front of Julieta Model Unit, located here in Madonna Residences. This property is currently located in Barangay Sindalan, San Fernando, Pampanga. It has a minimum lot area of 164 square meters and the floor area of 135 square meters. This Julieta Model Unit has 4 bedrooms, 3 toilet and bathroom, a lanai, and a 2-vehicle carport. And before we go into further details of this property, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click that subscribe button and hit that notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest na videos regarding sa properties dito sa Pampanga. Huwag na natin patagalin, tara simulan na natin! Julieta Model Unit is one of the 3 model units ng Madonna Residences. Meron silang Abigail Model, Melcon Model, and this Julieta Model. Ito daw ang kanilang best seller dito sa Madonna Residences. This property is a single attached property. Ibig sabihin, some part ng bahay niya, specifically dito sa right, may firewall siya connected sa ating kapitbahay. The design of this model house is very elegant. Kung mapapansin niyo po na itong community na to sa Madonna Residences adapts American style na neighborhood. Sa property na to, walang gate yung kanilang carport. And very western na style, no? Punta muna tayo sa facade ng property. As you can see, yung kanilang facade, mapapansin nyo dito sa area na to, sa kanilang, ito yung pocket garden ng property. And ang color na ginamit nila ay medyo cream and greenish yung wall paint. Tapos dominant ng white paintings. Tapos dito sa part na to, gumamit sila ng fence. Included na po ito upon turnover ng property. Till yung maid ng fence and yung kanyang paintings ay finished ng white. Punta naman tayo on my right side. So dito sa part na to, yung dalawang car post, gumamit sila ng outdoor lamp post. Nakasama na din kapag ito-turn over yung property. And yung dito sa part na to, naka wall tile cladding siya. So dito po sa carport, as you can see, kitang-kita na ang lawak ng kanilang carport. Kasha siguro dito yung mga Montero, SUV, MPV na mga sasakyan, or mga pickup trucks. Also, pebble washout yung ginamit nilang flooring. And meron na rin siyang, makikita mo, meron division dito for car 1 and car 2. And ang maganda dito, yung kanilang ceiling, meron ng 4 na pin lights na nakaabang. And sa part na ito, meron ding nakaabang na 2 electrical sockets. Very useful ito kapag magka-car wash yan sa sasakyan mo, kailangan mo ng vacuum, kailangan mong i-vacuum or yung pang-spray na kailangan ng electrical supply. Okay, so dito yung kanilang 2-panel sliding glass window. Mamaya makikita natin kung anong part ng bahay yung room na to. Bago tayo pumasok sa loob, libutin muna natin yung spaces dito sa paligid ng Julieta Model Unit. So punta tayo dito sa kanilang space dito sa paligid. One good thing dito sa Julieta Model Unit, kung ano po yung nakikita yung design ng kanilang basic landscaping, kasama na to kapag ita-turnover. So sobrang sulit talaga ng ibabayad nyo dito sa bahay na to. Kasama na itong mga plants, meron siyang space for yan, mga halaman dito and puno dito sa area na to. And kasama na rin po itong stone pathway na ating dinadaanan. Tara, dito tayo sa side. So dito sa area na to, mga more than 2 meters, may space pa. And kasama na din po, meron na din tong stone pathway dito sa area na to. Kasama na din tong mga halaman. Kapag ito-turn over sa atin, meron na siyang basic landscaping. So yan, yung area na to, yung ating magsaserve as our pocket garden. Usig pa tayo ng konti. Papansin niyo po na meron din tayong 2 electrical socket dito and ito yung ating lanai na area. Gumamit sila dito ng 2-panel sliding glass door. Massive siya, sobrang laki. And dito, fixed window naman sa side na to and another fixed window dito sa part na to. Ang ganda ng kanilang lanai kasi naka-tiles na yung kanilang lanai. Gumamit sila dito ng floor tiles na medyo may accent ng pebbles. And on my left side,
outside. Also, pag ito-turn over, kasama din po itong vertical garden. And kasama na din po yung mga plants kapag ito-turn over sa atin yung property. So, part din na to, kasama na din tong fence na siguro nasa 5.3 feet. And kasama na din po itong louvers kapag ito-turn over. Free installation. So, hindi nyo na kailangan mag-worry kung paano nyo ipapabakod kasi kasama na po ito pag ito-turn over. Also, naka-polycarbonate din ang ceiling with pin lights. Kasama po yun kapag ito-turn over. Bago tayo mag-move sa other spaces, bago ko makalimutan na itong part na to sa ating pocket garden, may 2-panel sliding glass window and naka-canopy na siya. So, punta naman tayo sa isa pang side ng bahay. So, dito po sa side na to, meron silang nakaabang na metal clothesline. Sa Tagalog, sampayan, ito, yan. Included na po ito pag ito-turn over. Yun nga, sabi ko kanina, nakabakod na siya and gumamit sila ng louvers. Meron pa rin siyang air ventilation dito. And at the same time, very useful siya for privacy purposes kasi hindi ka naman directly nakikita ng kapitbahay mo. Kasama na rin po ito ulit na vertical garden kapag ito-turn over with plants na po. Nasagpa tayo ng konti. Nandito yung kanilang laundry area sa likod. So, meron nakaabang dito na electrical socket. Naka-cover siya. So, very good yung pagkakagawa kasi pag umuulan, mapaprotect ng cover na to yung para hindi mag-short circuit sa bahay. Tapos, may nakaabang na rin na faucet. Gumamit sila dito ng granite countertop and pati din sa side na to para mas malinis tignan. Kasama na din po kapag ito-turn over itong mga shelves na to. And paved din po yung kanilang laundry area. So, hindi mo na kailangan, as in talagang lilipat ka na lang dito, dadalhin mo na lang yung mga gamit mo sa bahay. Usap pa tayo ng konti. Dito, sa area na to, yung kanilang extension ng kitchen. So, dirty kitchen. Gumamit din sila dito ng granite countertop. Included na din itong cabinet and shelves, pati itong mga shelves kapag ito-turn over. May nakaabang na rin po dito na 2 electrical sockets para sa mga appliances nyo. And meron din silang single stainless steel sink with faucet. And kasama na din itong base cabinet sa baba. Ang kagandahan dito, gumamit sila ng hydraulic hinges para pag isasarado natin yung mga cabinets, hindi mo siya maririnig na kumakalampag. So, yan. Very good. Very nice. Dito sa area na to, overlooking ng first bedroom doon, na may pag-uusapan natin yan. So, dito sa kanilang back door or access door, gumamit sila ng laminated door and steel door jamb. Meron ding peeping hole dito at deadbolt locks, tapos doorknob yung kanilang gamit. So, tapos na tayo dito sa exterior space ng Julieta model unit. Pasok naman tayo sa loob. So, before we go inside, pag-usapan muna natin yung kanilang main door. Gumamit sila dito ng laminated door, steel door jamb, and meron din pong peeping hole dito sa part na to. Actually, lahat ng kanilang mga door sa Julieta model unit, meron siyang peeping hole. Tapos, may deadbolt locks. For security purposes, dalawa yung kanilang locks. Ito yung handle set na lock naman. And elevated din po yung kanilang doorstep. Siguro mga around 7 inches. So, pasok na tayo sa loob. Wow, sa pagpasok dito sa Julieta model unit, grabe, sobrang ganda ng pagkaka-layout nitong bahay. Kung nasan po ako ngayon, this may serve as your formal living area. So, unahin muna natin yung dito sa side na to. Madaming ganap dito, no? So, akala natin, ganito lang siya na accent wood. Pero, nakatago dito yung kanilang main switch breaker. So, yan, yung owner lang ng bahay yung nakakaalam. And on this side, nandito yung kanilang 2-panel sliding glass window overlooking yung frontage ng bahay. And dito sa part na to, meron tayong mga side niches na meron din silang mga cob lights sa part na to. And hindi lang dyan, tignan natin yung ceiling nitong formal living area. Kasama na po ito kapag ito turn over, including yung cob lights and yung kanyang accent na wood. At hindi lang yan yung nakakatuwa dito sa formal living area. Kasi, di ba papatayin ko yan? Meron siyang warm light, meron siyang cold light, and pwede mo din buksan both.
warm and cold. So, kasama na po yan kapag ito-turn over sa atin itong property. So, dito sa ground floor, gumamit sila ng 60 by 60 centimeter dimension ng ceramic floor tiles. And ang estimated po ng floor to ceiling natin, mga nasa around 9 feet. At yun, dito sa ground floor, hindi kasama pag ito-turn over yung mga appliances, furnitures, and mga curtains. And on my right side, mapapansin nyo po na very nice yung concept ng kanilang formal living area. Dito sa part na to, merong 2 seats and another 2-seaters dito na sofa and another 2-seaters dito na sofa. Naglagay din sila dito ng corner table and center table on this side. And meron din pong mga electrical sockets dito sa part na to. May nakaabang na din for LAN cable and another 2 electrical sockets on that side. Hindi pa tayo tapos dito sa living area. Dito sa part na to, mapapansin nyo, kasama na po itong wall accent na to kapag ito-turn over sa atin yung unit. Before I forgot, this is a dress-up model. So, there are items po dito not included. Specifically, mga furnitures and appliances na ginamit nila dito. But the rest, nakikita nyo, lighting and all. I'll try to mention as we go on kung ano yung mga included kapag turnover and yung mga hindi. So, sa side na to, hindi kasama yung TV, syempre. Pero itong TV console, kasama na siya. And meron din siyang mga storage area dito sa side na ito. And yun, sa part na to, pati tong shelves kasama na to. And yung cob lights, may cob light siya sa baba ng TV console dito sa shelves. And dun sa pinakataas, meron din siyang cob light. So, isa sa mga nakakaganda ng beauty, nakaka-relax kapag may cob light yung bahay. Pero hindi kasama po itong mga designs na to, yung mga movable items. So, proceed na tayo sa formal dining area. So, dito sa part na to, this suggests na ito po yung gawin yung dining area. Gumamit sila dito ng 6-seaters na dining table. And hindi lang siya basta dining table. Actually, kasa dito yung 8 to 10 seaters sa laki ng dining table na dress-up model nila. Hindi din po pala ito kasama kapag ito turn over. And on my left side, dito yung kanilang 2-panel sliding glass door going po sa kanilang lanay. And yung mga blinds na to, hindi po kasama to kapag ito-turn over. And itong design na to, hindi kasama pag ito-turn over. And before I forgot to mention, gumamit din sila dito ng vertical wood slot as parang mini partition ng living area and dining area. So, tapos na tayo dito sa dining. Punta naman tayo sa kitchen area. And on this area, gumamit po sila ng synthetic quartz and dito sa part na to, kala mo design lang siya no, na aesthetic, pero may part dito na ginawa nilang hidden storage. And hindi lang dyan at natatapos yung ating kitchen area. And on this area, dito yung kanilang bar countertop and yung kanilang L-shaped na kitchen. Gumamit din sila dito ng single stainless steel sink with faucet. Nandito yung kanilang window. And ang kagandahan dito sa Julieta model unit, kasama na lahat po nakikita niyong mga cabinets. And hindi lang siya basta cabinet dahil meron siyang pull-out trays dito sa part na to. And gumamit sila ng hydraulic hinges so hindi siya maingay kapag i-close. And pati din sa area na to, meron mga pull-out trays. So amazing talaga tong Julieta model unit kapag ito turn over sa atin. Nandito yung lagyan ng mga condiments. And yung kanilang side, hindi siya synthetic quartz, pero may wall tile cladding na very nice yung kanyang texture. Meron ding 2 electrical sockets dito sa part na to. Yung one good thing of having wall tile cladding dito sa kitchen is that hindi siya mahirap linisin kapag naglilinis tayo ng ating kitchen. Yung mga woods na gamit po dito ay laminated, so hindi siya mahirap linisin and okay lang siya na punasan ng basa. Tapos, dito sa part na to, kaya medyo may parang uka siya dito kasi this suggests na dito yung ating gawing range hood. Tapos, dito po yung microwave. So, ayan. Usog tayo dito ng konti. Dito sa part na to, ayan.
dito. Dito sa part na to, they suggest na dito nyo ilagay yung inyong refrigerator. Meron din siyang cabinet sa taas na hydraulic hinges din yung gamit para hindi siya malakas, hindi kumakalabog kapag kinuklose natin. And meron na din pong nakaabang na electrical socket kasi nga dito yung design niya na refrigerator. Kung halimbawa malaki yung refrigerator nyo or matangkad, upon construction or during construction nitong property, pwede nyong ipausog ng konti to or huwag nyo itong ipalagay. So, bago ko din po pala makalimutan, dito po pala sa kitchen area, apat yung kanilang electrical sockets. So, usog tayo ng konti. Okay, so tapos na tayo sa kitchen area. Punta naman tayo sa first toilet and bathroom dito sa ground floor. So, gumamit sila dito ng laminated door and steel door jamb. Door na bang kanilang gamit? At kapag papasok tayo dito, mapapansin niyo po na kapag ito-turn over itong unit, kasama na itong wall-hang lavatory, water closet, meron na rin siyang installed na wall niches, and naka-tiles na din po from floor to ceiling. Ito yung accent ng toilet area. And dito sa side na to, mapapansin nyo po na may glass enclosure. Kasama din ito kapag ito turn over, itong glass enclosure. So, sobrang sulit po talaga ng pera nyo kapag dito kayo nag-invest sa Madonna Residences Julieta model. And on this side, sa shower area, naka-tiles from floor to ceiling, may accent siya na gray dito. Rough yung texture, and yung sa floor tiles, gray din yung kanilang gamit. Meron ditong main drain, and meron ding main drain dito sa toilet area. Sa shower area din may main drain. Tapos, rain type shower yung kanilang gamit. Meron din po ditong faucet. And dito sa side na to, meron din siyang wall niche. Lalagyan na ng body wash, conditioner, shampoo, or any other na ginagamit nyo pag maliligo. And also, dito sa part na to, meron 2-panel sliding glass window which will serve as our air vent dito sa toilet and bathroom. Bago ko po makalimutan, kasama din po itong mirror and shelves kapag ito-turn over sa atin yung property. Hindi lang po kasama itong mga movable items or mga display. So, punta naman tayo sa first bedroom dito sa ground floor. So, papasok na tayo sa first bedroom dito sa ground floor. Same din yung kanilang door na gamit, laminated door and steel door jamb. Wala palang peeping hole yung door dito sa bedroom. So, ito, makikita nyo, sa around 8 meters yung bedroom na to. Kasha yung full-size na bed, kasama na din po ito kapag ito turn over. Kung kasama ka sa first 50 na makakabili ng property dito sa Madonna Residences, kasama na yung lahat ng bed frames and pati itong mga to kapag ito turn over unit. Dito po yung kanilang 2-panel sliding glass window overlooking yung ating dirty kitchen na area. Ika tayo. Meron din pong 2-panel sliding glass window sa side na to, overlooking naman ng ating carport, 2-vehicle carport. Sa side na to, pag kilose ko yung pintuan, nandito yung kanilang TV console. May space for TV. And akala nyo ba, walang cabinet dito? May hidden cabinet dito sa area na to. Tapos meron ding mga shelves dito sa area na to. So talagang na-maximize nila yung space dito sa first bedroom. Nandito din po pala yung ating 2 electrical sockets and another 2 electrical sockets sa likod ng television na to. So, kasama na din po ito pag ito turn over, yung shelves and yung cabinet din dito. Yan, kasama na pag ito turn over. So, tapos na tayo dito sa mga rooms and toilet and bathroom dito sa ground floor. Punta na tayo sa second floor. So, dito sa area na to, kasama na din po itong mga drop lights kapag ito-turn over sa atin yung bahay. So, ang kailangan mo na lang talaga yung mga furnitures and appliances mo. And dito din sa main kitchen, kasama na din itong mga drop lights na to. Dalawa na yan. And isa pa sa nakakadagdag ng beauty and relaxation dito sa kitchen area, meron siyang cob lights dito sa part na to and cob lights sa part na to. And may cob light din doon. And dito sa area na to, and dito. Yan. So, ang ganda talaga nitong Julieta model unit. So, bago tayo pumunta sa second floor, pag-usapan muna natin ang kanilang staircase. So, gumamit sila dito ng solidly built na wood. And yung kanilang handrail ay wood din na naka-attach dito sa wall, sa partition na to. And solidly built na rin yung kanilang stair steps. Tapos, may supported ng metal bracket yung mga wood na stair tread or stair steps. Tara, akit tayo.
So, going dito sa second floor, napansin ko din na gumamit sila dito ng fixed window. Medyo square siya na nag-emits ng natural light. So, nakakatulong kapag hindi ka mag-turn on ng light, tapos yun, dadaan ka dito sa stairs. Gumamit din po pala sila dito ng steel railing dito sa part ng, parang second part ng staircase. So, steel railing and solidly built na handrail. Bago tayo pumunta sa mga bedrooms, puntahan muna natin yung second toilet and bathroom dito sa second floor. So dito sa second toilet and bathroom, same steel door jamb. So, kapag ito-turn over po sa atin itong property, kasama itong wall hang lavatory, mirror, and shelves. I think meron siyang ano dito, storage area. And shelves, kasama na din. Except sa mga display. Meron din po ditong 2 electrical sockets for halimbawa gusto mo magpatuyo ng hair, gumamit ng blower or pamplancha, pwede mong isaksak dyan. Tapos, kasama na din po itong shelves na dito. I think this is synthetic quartz. And nandito yung kanilang 2-panel sliding glass window na very cute na nag-emit ng natural light. And syempre, mag-serve din as our air vent dito sa toilet and bathroom. So, kasama na din po kapag ito-turn over itong water closet, bidet, and glass enclosure. So, sobrang talagang sulit na sulit yung pera dito. So, dito sa area na to, naka-wall tile cladding from floor to ceiling. Siguro yung height nasa around 8 feet. Tapos, kasama na rin yung rain-type shower and water faucet. Meron siyang wall niche dito sa part na to. Dito sa area na to, gumamit sila ng fixed window na nag-emit ng natural light. And dito sa taas ng rain-type shower, merong nakaabang na electrical socket for water heater. So, tapos na tayo dito. So, dito sa pathway or walkway, mga nasa around 1 meter by 2.5 meters. Gumamit pala sila dito sa second floor ng vinyl planks. Tapos yung estimated na height niya nasa around 8 to 9 feet. Tapos, dito din sa walkway, meron po tayong pin light na included din kapag ito-turn over yung unit. And another pin light dito sa staircase. So, the rest ng mga lights po dito sa bahay, sa Julieta model unit, kasama po pag ito-turn over. Tapos na tayo sa toilet and bathroom, punta naman tayo sa second bedroom ng Julieta model unit. So, gumamit sila dito ng laminated door and steel door jamb. Correction lang po, lahat pala ng mga doors ng bedroom ay mayroong mga peeping hole. Hindi lahat ng doors. Yeah, like yung sa toilet and bathroom, wala siyang peeping hole. Pero dito sa mga bedrooms, mayroong peeping hole. And nandito yung mga switch pagkapasok natin. Tapos, ayan, ito yung itsura ng kanilang second bedroom. Kasha yung single bed frame. Actually, kasha pa yung double bed frame. And kapag ito turn over, kasama na rin itong built-in na cabinet. So, naka-design na siya, laminated, and ang ganda ng design kasi aesthetic siya talagang itsura. Yung beauty na kaganda. Tapos, pag-usapan natin yung electrical socket. May 2 electrical socket dito and another 2 electrical socket on that side. Mamaya papakita ko. So, dito sa area na to, kapag po ito-turn over, kung gusto nyo magpalagay dito ng space for window type na aircon, pwede. Kasi meron ditong nakaabang na 1 electrical socket for air condition purposes and another 2 electrical socket dito sa likod ng television. Hindi po to kasama kapag ito-turn over yung TV kasi this is an appliance. Pero itong shelf para dito sa TV and dito shelf for design or mga frame na gusto niyong ilagay. Kasama po ito kapag ito turn over. Also, kung ayaw mo naman siyang ipa-aircon, okay lang din yung airflow dito sa kwarto kasi gumamit din sila dito ng 2-panel sliding glass window. Hindi po pala kasama yung mga blinds kapag ito turn over, pero yung lights and the rest kasama. Kapag maaga kang nagpa-reserve ng unit dito sa Julieta model unit, kasama din po yung bed frame. So, foam na lang talaga yung dadalhin mo. Punta naman tayo sa third bedroom. So, dito na tayo sa third bedroom. Gumamit same door jamb. So, pagpasok natin, mabubungad sa atin kagad yung itong built-in na cabinet from floor to ceiling. Meron siyang yun, space sa taas, sabitan ng mga damit,
and shelves dito para sa mga damit na itutupi. And I think, yeah, another storage dun sa area na yun. So, dito sa part na to, kasha yung single bed frame. Actually, kasha pa yung double size na bed frame. Just like what I've mentioned dun sa kabilang bedroom, kapag po maaga kayong nagpa-reserve dito sa Madonna Residences, isa sa mga freebies niya kapag nagpa-reserve ka, itong bed frame, kailangan mo nalang dalhin yung foam mo. So, dito sa space na to, meron din silang pin-repair dito na parang TV para ma-imagine natin kung ano itsura ng bedroom kapag may TV. Meron 2 electrical socket dito. Kasama na po itong accent na wood kapag ito-turn over sa atin. And itong shelves na to. Kasama na itong mga shelves na yan kapag ito-turn over. Nandito yung switch ng ilaw natin para sa bedroom number 3. And meron din po nakaabang na electrical socket for air conditioning unit. And yan, pwede po kayo magpalagay dito ng window type or butas para sa window type na aircon niya. And also on this side, nandito din yung 2-panel sliding glass window overlooking yung ating frontage ng bahay. So tapos na tayo dito sa third bedroom. Punta naman tayo sa last but not the least, yung ating master bedroom. Okay, so before we go sa master bedroom, bago ko din makalimutan na kapag ito-turn over sa atin yung unit, yung Julieta model unit, kasama na itong massive na mirror from floor to ceiling. Grabe, amazing talaga. So pasok na tayo sa master bedroom. So dito sa master bedroom, kasyang-kasya po yung full-size na bed. Actually, kung gusto niyo pa siyang i-extend or parang i-maximize into king-size na bed, kasyang-kasya. Meron din pong built-in cabinet for his and her, kay husband and wife, or kay ma'am and sir, na built-in cabinet. Kasama itong mga drawers dito sa part na to. Tingnan natin kung ano meron dito sa built-in cabinet. So, space for mga damit, and yan, shelves dito, and dito naman sa side na to, yan, nandito yung rod. Punta ako dito sa side na to. Ito po, kapag ito-turn over na sa atin yung unit, kasama na din po itong wood accent na nandito. And yung shelves din, mapapansin nyo po na merong air condition dito na split type. So alam nyo ba na paglilipat kayo dito sa Julieta model unit, ang kailangan nyo na lang talagang dalhin mga appliances tulad nitong aircon. Aircon na lang, tapos isasaksak nyo na lang doon kasi meron ng mga nakaabang dito na yung mga tube na para dito sa aircon. Tapos itong shelves din, kapag ito-turn over sa atin, kasama itong mga to, pati itong mga to, yung mga shelves dito, grabe. And nakaka-relax dito sa master bedroom kasi gumamit sila ng cob-light dito. May cob-light din dito sa ilalim ng shelves na to, and mga cob-light dun sa ceiling, and another cob-light doon, and dito sa part na to. Ang dami niyang cob-light na nakaka-relax kapag mag-stay ka dito sa master bedroom. Tapos dito din sa part na to, nandito yung overlooking ng ating frontage. Gumamit sila dito ng 2-panel sliding glass window. So kung gusto mo siliban yung kapitbahay mo, go, nandito lang siya. Tapos, itong bed na to, hindi lang to basta bed, dahil meron siyang storage dito sa part na to. And kapag naman ka-close na siya, so hydraulic din siya. So walang masyadong ingay. Pati din tong part na to, hydraulic. So talagang maximize yung storage, yung space dito sa master bedroom. And syempre, master bedroom to, meron siyang ensuite and bath. Meron siyang sariling toilet and bathroom. So dito sa toilet and bathroom, kasama na itong mirror na to, na malaki siya. Tapos may mga shelves pa doon for design. Tapos meron ding storage area dito. Ayan. Tapos kasama na din po itong synthetic quartz. And naka-wall tile cladding din yung side. Very good. Very nice. Ang ganda. Tapos may 2 electrical socket din dito. And may faucet dito. Pwede siyang cold and hot yung faucet dito. Kasama na din po yung bidet, yung water closet. And itong mga to, yung mga shelves, yung mga wall niche na to, yung mga shelves na to, kasama na din po. And meron din siyang cob light dito sa toilet and bathroom. Also, kasama na din po itong
glass enclosure kapag ito-turn over sa atin yung property. Meron ditong ano rod, parang sabitan ng towel or ng mga damit. Tapos dito, from floor to ceiling, dito po sa ensuite na nabat, yung from floor to ceiling, naka-wall tile cladding siya. Glossy yung ginamit nila, except sa flooring, medyo rough para hindi madulas. Tapos medyo may partition lang. Pero okay siya kasi hindi tatalsik yung tubig kapag nag-shower. Tapos, meron din po nakaabang dito na electrical socket para sa water or shower heater. Gumamit sila dito ng rain type na shower and may faucet din dito. Also, meron ding wall niche dito sa side nito para lalagyanan mo ng body wash, shampoo, conditioner. And nandito din sa part na to, yung kanilang two-panel sliding glass window. So, hindi po kasama itong blinds and the rest kasama na po. Lahat po na nakita nyo na lights dito sa Julieta model unit included po kapag ito turn over sa atin yung unit. So, ang kailangan mo lang talagang dalhin, foam, damit mo, and yung mga furnitures and appliances mo. And yung height pala ng floor to ceiling dito sa mga bedroom, around 8 feet. And yun. Tapos na tayo dito sa second floor. Balik po tayo ulit dun sa facade ng Julieta model unit. Bago po ako matapos sa aking full house tour, I want to mention yung mga advantages of owning a property here in Madonna Residences. Alam niyo po ba na itong Madonna Residences ay less than 1 kilometer lang siya away from MacArthur Highway. Also, 10 minutes drive going to Vista Mall, Pampanga, 15 minutes drive to NLEX, Mexico Exit, 30 minutes drive away from Clark International Airport. Also, Madonna Residences has amenities such as parks and playground na matutuwa for sure ang inyong mga kids. Meron din po itong jogging path, basketball court, swimming pool, and meron siyang sariling clubhouse. If may hindi po ako nabanggit sa aking video, you may put your comments sa comment section ng video po na ito. And kung gusto mong malaman ang sample price computation ng Julieta model unit of Madonna Residences, you may check the description box of this video. Nilagay ko po doon yung sample computation. And if interested po kayo dito sa property and you need someone to guide and assist you, you may reach me sa mga contact details po na nilagay ko sa aking description box. You may contact me on Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, or sa mga cellphone numbers po na available dito sa ating screen. I hope nakatulong yung ating full house tour ng Julieta model unit. And maraming salamat po sa panonood nyo sa aking mga video. Once again, I am Rebecca Nerba, your real estate salesperson, and have a nice day everyone!